malinaw ang sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo at ng ating mga pagbasa na dapat tayo ay maging totoo sa mata ng Diyos at sa mata ng ating kapwa. Huwag tayong mapag-imbabaw tulad ng mga Pariseo. Huwag tayong mapagkunwari. Kahit nahihirapan na sa buhay, italagang pinapakita sa madla na magara pa rin ang lahat. Sinasabi sa atin ng ating ebanghelyo na kapag tayo ay nalilimos, nagbibigay, nag-almsgiving, nag-charity work, ito sana ay dahil sa ating pagmamahal sa Panginoon. Hindi yung bago pa dumating ang iyong pagbibigay, ang charity work, ang almsgiving, nauna na ang inyong mga mukha sa tarpaulin. Hindi yung kapag ikaw ay nagbibigay, iniisip mo, ano kayang ganti na meron at darating sa akin? Kapag tayo ay nananalangin, ito dapat ay taimtim. Ito ay nararapat na ating ialay ng buo sa ating Panginoon. Na hindi sala sa lamig, hindi sala sa init, hindi ningas kugon na panalangin, consistency sa ating panalangin. Kapag nangako ka sa Diyos na tuwing umaga ay magsisimba ka, Kapag ikaw ay nananalangin sa araw-araw, nagro-rosaryo sa araw-araw, ito dapat ay iyong ginagawa sapagkat ito ang iyong ipinangako sa Panginoon. Kaya pag may nagsabi sa akin sa confession, Father, hindi po ako nakapagsimba, sabi ko sa kanya, ano ba ang pinangako mo sa Diyos? Father, nangako po akong araw-araw ako magsisimba. Hindi ka nagkasala dahil hindi ka nakapagsimba dahil marahil mayroong mga bagay o dahilan na valid, ngunit nagkakasala ka dahil ipinangako mo sa Diyos na ikaw ay magiging tapat sa panalangin, sa pagsisimba. Kaya hindi ako nagtataka kapag may mga religious brothers, mga madre na magkukumpisal, hindi ako nakapagsimba, Father. Dahil ipinangako namin yan sa Panginoon na kami ay magsisimba, kami ay mananalangin araw-araw. Ngunit hindi namin nagagawa marahil sa maraming dahilan. Ganyan din po tayo sa ating panalangin, maging tapat sa ating pagharap sa Panginoon. Sa huli, kapag tayo ay nag-aayuno, ang pag-aayuno ay simbolo ng sakripisyo. Ang ating pagsasakripisyo ay bahagi ng ating araw-araw na pamumuhay bilang ating tapat na pakikipag-ugnayan sa Panginoon. Atin itong gawin ng mayroong kababaang loob. Hindi yung nangisay-ngisay ka na dahil nag-aayuno ka. Nangisay-ngisay ka na dahil ang akala mo sa pag-aayuno ay pagdadayet. Nagdadayet ka. Ang akala mo sa pag-aayuno ay pagtitipid. Hindi ka kumakain ng kanin. Tinitipid mo dahil binibili mo ng milk tea. Ang pag-aayuno ay pagbibigay ng sarili at pagsasakripisyo sa ngalan ng pag-ibig sa Panginoon. Ito ay ginagawa natin sa buong panahon ng Lent. Upang mapakita natin sa ating mga sarili na tayo rin bilang anak ng Diyos ay mayroong responsibilidad at gampanin sa ating pananampalataya na sa ating pakikipag-ugnayan sa ating kapwa, sa ating pagbabahagi sa ating kapwa, sa ating panalangin sa Diyos ay lumalalim ang ating pananampalataya. Kaya ang katotohanan, ang pagiging totoo sa sarili ay ipinahayag sa atin ni Propeta Elias. Lang siya, kahit ayaw niya, hinarap niya ang hari
at ang reyna na si Jezebel upang ipagtanggol ang mga mahihirap. At naging totoo si Elias kahit takot siyang humarap sa katotohanan na babangga siya ng malaking tao sa kanilang lipunan. Ngunit ito ay utos at tinulungan si Elias ng Diyos. Kaya sa ating unang pagbasa, ating narinig ang hinagpis ng kanyang kasamahan sapagkat ayaw niyang mawala si Elias dahil siya ay nalulungkot na mag-iisa. Ngunit tinanggap ni Eliseo ang biyaya na natanggap ni Elias maging bahagi ng kabutihan ng sanlibutan ng misyon ng Panginoon. Mga kapatid, tayo ay inaanyayahan bilang mga binyagan ng Diyos, bilang mga binyagan sa simbahang Katolika, maging bahagi sa misyon ng Diyos, maging bahagi sa misyon ng simbahan na magpahayag ng mabuting balita at isabuhay ito ng may katotohanan sa ating mga puso na walang pagkukunwari ng buong puso upang nang sa ganon tulad ng sinabi ng ating salmo, ang tapat sa kanya ay iniingatan, ngunit ang palaloy pinaparusahan.